Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Nagpapasalamat, nagpupuri at nagluluwalhati kami sa Diyos Ama sa lahat ng biyaya na iyong ibinigay sa amin na tinawag, niligtas at nilinis sa aming mga kasalanan magpakailanman sa pamagitan ng dugo ng banal na Panginoon. Iniligtas kaming may katiyakan, ginawa kaming iyong mga anak at binigyan kami ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian. Kami na mga naligtas sa pamagitan ng walang dungis na dugo ng Panginoon ay nagkatipon sa harap mo sa oras na ito. Salamat po sa pagpapahintulot sa amin na magpuri sa iyong napakadakilang biyaya at pag-ibig, makapag-aral ng salita at magkaroon ng fellowship kasama ang mga banal. Naniniwala po kami na ikaw ay kasama namin maging sa mga oras na ito. Pakiusap, ingatan mo po ang bawat isa sa amin at panghawakan ang bawat isa sa pamagitan ng iyong makapangyarihang mga kamay. At pakiusap, punan ninyo po ng karapat-dapat na biyaya ang lahat ng aming mga iglesia sa buong mundo at ang lahat ng kapatiran mula sa lahat ng iglesia na nakakaranas ng kahirapan. Pagalangin mo po nawa ang mga may sakit at bigyan sila ng pagkakataong mabuhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos sa natitira nilang buhay. Nawa lahat ng brothers at sisters na nangangaral ng salita ay mapuspos ng salita, karunungan, pag-ibig at kapangyarihan ng banal na Espiritu upang matanggap nila ang kaluwalhatian mula sa Diyos sa pamagitan ng matapang na pagpapahayag ng Ebanghelyo ng Panginoon at paggabay sa mga ligaw na kaluluwa tungo sa liga o sa Panginoon upang makatanggap ng kaligtasan. O Panginoon na nakakaalam ng aming mga kahinaan at nag-iingat ng aming mga buhay, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat. Ang aming katawan, Espiritu, ay binili ng iyong banal na dugo, kaya't kami ay sa iyo. Sa natitira naming buhay, pakiusap, panghawakan mo po kaming ganap ng iyong mga salita at kapangyarihan ng banal na Espiritu upang mabuhay lamang kami para sa iyong kalooban at kaluwalhatian. Ibigay sa amin ng napapanaw na salita at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran, pakiusap, paliwanagin mo po ninyo ang aming mga espiritu sa pamagitan ng banal na salita na nais mong ipahayag sa amin. Kami po ay nananalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Juan Kapitulo 3. Babasahin ko po Juan chapter 3. Verses 16 to 18. Juan chapter 3 verse 16 to 18. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinuman sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Hanggang dito po. Isang buwan na po ang nakalipas mula nang tayo'y nagkaroon ng bagong taon. Napakabilis lumipas ng panahon na ibinibigay sa atin. Gayun din naman yung oras upang maglingkod sa Panginoon. Pati yung pagsunod sa Kanya at yung pangangaral ng Ebanghelyo ay umiiksi din po. Maging yung oras ng ikalawang pagdating ng Panginoon ay napakalapit na. Yung oras ng muling pagdating ng Panginoon ay gaya ng sinabi niya, kapag nakita ninyo, nangyayari ang mga bagay na ito, alam ninyong iyon ay malapit na, nasa mga pintuan na. Sinabi niya po yung mga tanda na magaganap bago yung kanyang ikalawang pagdating. Ang lahat ng mga propesiya ay naganap na. Wala kahit isa ang nawawala.
Naniniwala po tayo na ang ating mga espiritu ay kukunin sa papawirin habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Ito ay yung gaya ng kay Enoch. At sasalubungin natin ang Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. Doon sa mga Hebreo chapter 11, doon sa may verse 5, sinasabi sa pananampalataya, sa pananampalataya ay si Enoch ay dinalang paitaas, ano ba't hindi na niya naranasan ang kamatayan, hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos, sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Meron pong ganitong verse. Ito po ay lumalarawan sa mga Kristiyano na kukuning nabubuhay bago dumating ang huling paghukom sa apoy. Ito ay katulad ni Enoch na kinuhang nabubuhay bago ang unang paghukom sa tubig. Hindi niya po nakita ang kamatayan at siya ay kinuha. Sinabi po nito na ang makatagpo ang Panginoon pagkatapos mamatay ay malaking biyaya rin po. Subalit higit na dakilang biyaya na salubungin ng Panginoon habang tayo ay nabubuhay pa. Kaya ito'y nasulat kay Enoch, bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Sa Genesis chapter 5, sabi rito ay lumakad si Enoch nakasama ng Diyos ng 300 taon at nagkaanak pa siya ng mga lalaki at ng mga babae. Ito ay nakakapagpalakas ng loob. Hindi kailangan lumakad kasama ang Diyos sa napakataas na mga bundok na may mga relyosong pamumuhay. Kundi si Enoch ay lumakad kasama ang Diyos sa kanyang normal na buhay, buhay pamilya at may mga anak gaya ng karaniwang tao. Dahil nalalapit na ang araw na makakatagpo natin ang Panginoon, kailangan nating magkaroon ng pusong nagnanais na mabuhay sa natitira nating buhay ng tulad ni Enoch na kinalulugdan ng Diyos na ating tagapagligtas. At hindi dapat natin pinapupurihan ang ating sarili. Bagong taon na. At nagkaroon na rin po tayo ng Bible Seminar dito sa ating Soul Central Church. At yung Bible Seminar naman po sa iba't ibang mga churches ay nagpapatuloy. At ako po ay mangangaral ng Bible Seminar bukas sa Gwangju Church. Ngayon, ang kinasasabikan natin ay ang kaligtasan ng mga ligaw na kaluluwa sa pagpapaunawa sa pag-ibig at biyaya ng Diyos, na ito yung kalooban ng Diyos at ang ating pag-asa. Kaya dapat nating ibigay yung lahat ng ating makakaya upang makapagligtas ng maraming kaluluwa. At yung mga Kristiyano ay dapat matutunan yung nararapat na buhay na anak ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos at maging isa sa mga nagsasagawa ng mga salitang iyon. Dun sa Juan chapter 5 verse 24, yung pagiging ligtas ay sinasabi na hindi na darating sa katulan kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ang dulo ng ating kapalaran ay impyerno. Subalit bilang mga anak ng Diyos, yung ating kapalaran na ngayon ay may bagong patutunguhan. Yung ating kapalaran ay nabago. Yung ating katayuan ay nabago at yung ating pag-asa ay sigurado. Ito ay napaka-natural sa atin na mabuhay sa isang ganap na bagong buhay iba kaysa noon. Kaya ang mga taong ligtas, tinatawag na mga Christians. Christians. Tinatawag sila ng mga tao na Christians. Tama? Ang ibig sabihin nito, si Kristo ay nabubuhay sa atin. Kaya naman po, mali ayon sa Biblia kung bibigyan kahulugan ng Christian bilang mga taong pumupunta sa church. Dahil ang mga Kristiyano ay yung mga taong na ipanganak na muli. Sila yung mga taong na ipanganak na muli sa Espiritu ni Kristo. Kaya nga doon sa Roma 8:9, subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, sila'y hindi sa Kanya. Sino mang hindi na kay Kristo ay hindi mga Kristiyano. Kaya nga, ang Kristiyano ay ang taong may Kristo at taong naglilingkod kay Kristo. Posible ba na ang isang taong naglilingkod kay Kristo ay makipamatok sa taong walang Kristo sa kanilang puso? Ngayon na tayo ay mga anak na ng Diyos, na may pag-asa sa langit, mayroon na tayong ibang paraan ng pamumuhay dahil iba na yung ating pananaw at yung layunin sa buhay.
Kaya nga, nung nakaraang Sunday sermon, nabanggit ko na ang pagsusukli sa biyaya ng Diyos ay napakahalaga sa ating Christian life. Sa mga hindi po nakapakinig nito dahil sa holiday, pakiusap, panoorin po ninyo ito sa internet. Ngayon, yung pag-aaralan po naman natin ay yung ikalawang pinakamahalagang bagay sa ating buhay Kristiyano. Ito po ay ang buhay na nagmamahal sa Diyos. Yung verse na ating binasa, ito po ay napakatanyag na verse na kahit yung mga taong hindi nagsisimba, nalalaman nila yung verse na ito. Doon sa Juan, chapter 3, verse 16. Sinasabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa maiksing talatang ito, maunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos, kung paanong nabago ang buhay natin sa harap ng kanyang pag-ibig at kung ano ang ginawa ng Diyos dahil sa inibig niya tayo. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sanlibutan, ibig sabihin nito, yung lahat ng tao sa mundo. Opo, hindi dito kasama yung mga hayop. Tanging sa mga tao lamang po. Lahat ng tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Dito sa verse na ito, lahat ng tao. Kasama ka, kasama rin ako. Gayon tayo inibig. Hindi natin kayang unawain kung ano yung kahulugan ng gayon. Meron pong isang guro. Yung isang gurong ito sa high school, ang ginawa niya, sinampal niya yung kanyang estudyante at tinanong niya gaano ito kasakit. Kaya naman, yung estudyante ay tumayo at sinampal yung kanyang guro ng kasing lakas ng pagkakasampal sa kanya. Sabi niya, gayong kasakit, teacher, sinampal niya. Kaya naman, ganun na ganun yung sakit na naranasan niya. Yun yung sinabi ng estudyante doon sa teacher. Kung kumakain tayo at merong nagtanong sa atin kung masarap ito, paano niya malalaman? Siyempre sabi mo, tikman mo, masarap ito. Gayun na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Silang mga hindi nakakaranas ng kanyang pag-ibig, kailanman hindi nila maunawaan kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi lamang niya tayo inibig sa pamagitan ng kanyang salita na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Ibinigay ng Diyos ang kanyang tanging anak bilang handog sa krus para sa mga makasalanan sa sanlibutan. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak na walang kasalanan upang siya ay ipakong katulad sa makasalanan para sa mga tao sa sanlibutan na nakatadhanang mahatulan at maparusahan para sa kanilang mga kasalanan. Sa makatuwid, binayaran niya ang ating mga kasalanan at nagdanak ng kanyang mahalagang dugo upang tubusin ang ating mga kasalanan magpakailanman. At muli siyang nabuhay mula sa kamatayan na winasak ang kapangyarihan nito at pinatotohanan ang kanyang sarili sa 40 araw na pamumuhay niya dito sa sanlibutan at umakyat sa langit upang tayo ay sumampalataya. Umalis siyang may pangakong muling magbabalik kapag ang ebanghelyo ay naipangaral na sa buong sanlibutan. Ngayon, pagkatapos ng 2,000 years, ang ebanghelyo ay naipapangaral na sa atin hanggang dito sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, gaano po? Sa pag-aalay niya ng kanyang tanging anak. Imposibleng ialay ng isang tao ang kanyang anak dahil sa pag-ibig niya sa iba. Ni hindi nga natin ito lubos na maisip. At bukat pa dito, mas hindi natin lubos maiisip na ang isang hari na gawin ito. Magagawa ba ng sino mang hari na ibigay yung kanyang nag-iisang anak na lalaki, yung prinsipe, bilang sakripisyo sa halip ng isang bilanggong may hatol na kamatayan? Ito ay napaka-imposible. Ang Diyos na lumikha ng sanlibutan, ang Diyos na tagapaglikha, ibinigay niya yung kanyang tanging anak na si Jesucristo para sa mga miserableng makasalanan upang mamatay.
Ito ay bagay na hindi maunawaan ng ating isipan. Gayunpaman, iyon ang katotohanan. Bakit pa tayo lubos na inibig ng Diyos? Para sa mga makasalanang nararapat mapahamak? Ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ng Diyos sa Biblia ang patungkol sa kapahamakan. Ito yung tumayo sa harapan ng hukuman ng Diyos at mapunta sa walang hanggang impyerno. Sa kabilang banda, sinabi ng Diyos na ang buhay na walang hanggan ay ang mabuhay sa kalwalhatian kasama niya sa walang hanggang langit. Kanyang sinasabi na silang mga dapat na mapahamak ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, atin ang naunawaan yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Kanyang tinubos ang ating mga kasalanan. Tinanggap niya ang sumpa at kaparusahan na dapat na tayo ang tumanggap. Naranasan niya yung kamatayan sa libingan. Winasak niya ang kapangyarihan ng kamatayan at muling nabuhay mula rito. Kaya ating naunawaan at pinaniwalaan na pinaniwalaan na ang Panginoon ang nagbigay ng buhay na walang hanggan at pag-asa na makapasok sa langit. Ngayon, merong isang bagay na dapat nating isaalang-alang. Sa kanila na hindi pa nakakaunawa ng pag-ibig ng Diyos, pakiusap, pakinggan po ninyo itong mabuti. Bakit ba tayo inibig ng lubos ng Diyos? Paano natin maipapakita iyon? Gayunpaman, gaya ng ating nalalaman, mayroong dahilan ng Diyos na ibigin ang tao sa sanlibutan. Meron siyang dahilan. Ang sino man na nais hanapin ang nawawala niyang bagay, kung gustong-gusto niya talaga itong mahanap hanggang sa puntong gagamitin niya ang lahat ng kanyang pera at ari-arian, kung gayon, iyon ay siguradong napakahalaga. Tama po ba? Napakahalaga. Dahil ito ay napakahalaga, ito ay talagang nagkakahalaga ng malaking pera. Bakit nga ba tayo nais ng Diyos na maligtas? Kahit na sa pamagitan ng sakripisyo ng kanyang tanging anak doon sa krus. Ang Diyos ay hindi hangal na bayaran ang isang bagay na walang kabuluhan. Meron siyang dahilan sa kanyang pag-ibig. Pag-isipan natin ang ilan sa mga kadahilanan. Doon sa Genesis chapter 1, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Dito ang langit ay nagpapatungkol sa kalawakan at ang lupa ay ang planetang ating tinitirhan. Nilikha ng Diyos ang sansinukob kung saan naroon yung mga hindi mabilang na mga bituin at yung lupa upang tirhan ng tao. Pagkatapos ay nilikha niya ang daan-daang mga halaman ayon sa kanyang uri, ang mga ibong may pakpak ayon sa kanyang uri, at yung mga hayop at mga nilalang na gumagapang at mga may ilap na hayop ayon sa kanya-kanyang uri. Dapat nating isipin, ang Diyos kahit tuwing makakakita tayo ng bulaklak at ibon sa himpapawid. Yung nakakapagtaka, palaging tinatanong ng tao, sino yung gumawa nito? Paano niya ito ginawa? Sa tuwing makakakita sila ng mga bagay na hindi pamilyar. Gayunman, kahit na ang mga hindi mabilang na bituin sa ibabaw ng kalangitan na gumagalaw ayon sa kanilang layunin at gayon din sa kanilang pagkakaayos, walang sino mang nagtatanong kung sino ang lumikha sa kanila o namamahala sa lahat ng mga ito. Bakit po? Lahat ng mga halaman, magagandang mga bulaklak, kahit na ang Diyos ay nagbigay ng hindi mabilang na mga halaman upang kainin, walang sino man yung nagtatanong kung sino ang lumikha at bakit ito nilikha. Ito ay talagang nakakapagtaka at kahangalan. Kaya nga dun sa Biblia, tinawag silang mga hangal. Sabi dun sa Awit chapter 14 verse 1, sinasabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos. Walang Diyos daw. Wala daw tagapaglikha. Yan yung sinasabi nila. Sinasabi nila ito na nagkataon lamang daw ang lahat ng mga bagay. Gaano nga ba kasi nakahangal? Pagkatapos ng kanyang pagkakalikha, ito yung kanyang sinabi, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, niya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae.
Yung lupa, yung siyang tanging lugar na nilikha ng Diyos upang ating tirhan. At tanging ang tao lamang ang kanyang nilikha ayon sa kanyang larawan. Ito rin ay nasa Mateo 16:26 na ang ibig sabihin na ang kaluluwa ng tao ay higit na mahalaga kaysa sa buong sanlibutan. Ang kaluluwa na nilikha ayon sa larawan ng Diyos ay higit na mas mahalaga sa anumang bagay sa kanyang nilikha. Ang mga kaluluwang iyon ay nasa loob ng lahat ng tao sa sanlibutan. Kaya nga dun sa mga awit, 49:20, taong nasa karangalan, subalit hindi nakakaunawa, ay gaya ng mga hayop na namamatay. Ang taong nasa karangalan ay nangangahulugan na talagang napakahalaga. Bakit po? Dahil meron tayong kaluluwa na nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Gayunpaman, sinasabi, subalit hindi nakakaunawa ay gaya ng mga hayop na namamatay. Hindi naman hayop yung tao, hindi po ba? Tayo ang mga nasa karangalan, higit na mahalagang mga nilalang para sa plano at layunin ng Diyos na nilaan ayon sa kanyang larawan. Nilalang tayo ayon sa kanyang larawan. Kaya nga, dun sa Isaiah 49:5, sa mga mata ng Panginoon ako'y pinarangalan. Tayo ay marangal sa mga mata ng Panginoon. Hindi dahil sa may maganda tayong itsura, mabait o kilalang tao, kundi ako ay marangal sa mga mata ng Diyos dahil nasa loob ko ang kaluluwa na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan kahit na marami akong mga kasalanan, mukhang hamak at hindi kaaya-aya. Kaya nga bakit ba nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan? May isang kasabihan na nais ng Diyos na ang bawat tao ay maging anyo ng pag-ibig or object of love. Ang salitang pag-ibig ay talagang napakagandang salita na ating ginagamit, hindi po ba? Hindi ba natin alam kung paano ipakita ng mabuti ang pag-ibig? By the way, yung pag-ibig ng tao at Diyos ay ganap na iba. Nang ang bagong tipan ay maisulat, kasama ng salitang pag-ibig ay yung pag-ibig patungkol sa tao. May pag-ibig sa mga magulang, pag-ibig sa mga anak, pag-ibig sa mga kapatid. Pag-ibig ng kaibigan at ang pag-ibig sa pagitan ng lalaki at babae. Ang pagkakahayag ng mga ito ay magkakaiba. Gayunpaman, yung pag-ibig ng Diyos ay espesyal na pag-ibig. Ito yung tinatawag na, ang tawag dito ay agape. Narinig na po ba ninyo ito? Ito ay naiiba sa pag-ibig ng tao. Ito ay walang hanggan, perpekto, banal, ganap, walang kondisyong pag-ibig. Ang pag-ibig ng tao ay napakaraming mga kondisyon. Napakaraming kondisyon ang pag-ibig sa pagitan ng lalaki at ng babae gaya ng magandang itsura. Dapat nakagraduate mula sa kilalang universidad, mayroong mabuting pangalan, o kaya naman dapat mayaman. Kinakailangan ito ng maraming kondisyon at kung yung lalaki at babae ay hindi magkasundo sa isa't isa, sa gayon, hindi sila umiibig. Ang pag-ibig na mayroong kondisyon ay hindi mula sa pag-ibig ng Diyos. Hindi mahalaga kung may mga kasalanan o wala, mayaman o hindi. Dahil iniibig ng Diyos ang lahat ng tao sa sanlibutan ng pantay-pantay. Ito yung agape. Ito yung pag-ibig na banal. Iniibig ng Diyos ang tao sa pamagitan niyon. Kailangan ng Diyos ng object of love. Kaya nga, kung iisipin natin, iniibig ng tao ang kanyang anak na isinilang sa pamagitan niya. Wala itong kondisyon. Iniibig ng tao yung kanyang anak na isinilang at tumanggap ng buhay sa pamagitan niya. Hindi mahalaga kung ang kanyang anak ay mabait o kung may itsura man o hindi kagandahan ng itsura. May ibang tao na ipinanganak na may kapansanan at may kahirapan, ngunit iniibig sila ng kanilang mga magulang ng parehos. May mga nakakita ng nakita na tayong mga ganitong halimbawa, hindi po ba? Iniibig ng mga magulang ang kanilang mga anak kahit man anong kanilang kondisyon mula nang sila ay isinilang. Kaya nga doon sa Isaiah chapter 49 verse 15, malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya'y hindi mahabag sa anak ng kanyang sinapupunan?
Oo, ang mga ito'y nakakalimot, ngunit hindi kita kalilimutan. Ang pag-ibig ng ina ay ang pag-ibig na maihahantil tulad sa pag-ibig ng Diyos. Hindi malilimutan ng ina ang kanyang batang pasusuhin. Siya ay mahahabag sa anak ng kanyang sinapupunan. Sinasabi ng Diyos, malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya ay hindi mahahabag sa anak ng kanyang sinapupunan? Oo, ang mga ito'y makakalimot, ngunit hindi kita kalilimutan. Gayun din yung sinabi ni David dun sa mga awit 27:10. Sapagkat pinababayaan na ako ng aking ama at ina, gayon may ibabangon ako ng Panginoon. Kahit na yung pag-ibig ng ina ay malaki, hindi ito mayahambing sa pag-ibig ng Diyos. Dahil yung pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan, perpektong pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos na namatay para sa mga makasalanan at iniligtas sa mga kaluluwang mapupunta sa impyerno, at ang pag-ibig na ito na nagdala tungo sa kaharian ng Diyos ay ang pag-ibig na hindi magagawa ng mga magulang. Kaya nilikha ng Diyos ang tao bilang kapareha sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa mga awit 144, doon sa awit 144 verse 3 hanggang 4, sinasabi nito, Panginoon, ano ba ang tao upang siya'y iyong kilalanin o ang anak ng tao upang siya'y iyong isipin? Ang tao ay katulad ng hininga gaya ng aninong nawawala ang mga araw niya. Ang buhay ay katulad ng hininga at gaya ng aninong nawawala. Ano ba ang tao? Ang Diyos na lumikha sa langit at lupa ay iisipin ba ang tao? Kinikilala ba niya ang tao? Ano ba yung tao na lubos na iniibig ng Diyos? Talagang iniibig ng Diyos ang tao. Buksan po natin doon sa Isaiah chapter 57. Isaiah chapter 57 verse 16. Isaiah 57:16, sapagkat hindi ako makikipagtalo magpakailanman o magagalit man ako lagi, sapagkat ang espiritu ay manlupaypay sa harap ko at ang mga kaluluwa na aking ginawa. Dahil nagkasala ang tao, pinalayas ng Diyos si Adan at Eva, sinumpa yung lupa, nagbigay ng pagdurusa at paghihirap sa tao. Pinahintulot ng Diyos yung kamatayan ng laman bilang resulta ng kasalanan. Ngunit sinabi dito ng Biblia, hindi ako makikipagtalo magpakailanman. Ang Diyos ay hindi magpakailanman na makikipagtalo dahil sa mga makasalanan. O magagalit man akong lagi hanggang kailan? Sa sandaling panahon, ang Diyos ay nagpaparusa, nagpapalayas at nagbibigay ng mga kahirapan, ngunit hindi niya ito gagawin magpakailanman. Hindi ba dinidisiplina ng mga magulang ang kanilang mga anak kapag sila'y nagkakasala? Subalit, ito ay para sa kanila dahil iniibig sila ng kanilang mga magulang. Kung titingnan natin doon sa Panaghoy, chapter 3, verse 33, sapagkat hindi niya kusang pinahihirapan o ang mga anak ng mga tao ay sinasaktan man. Totoo ito. Ang puso ng Diyos ay patatawarin ang sino mang makasalanan. Hindi niya gusto ang sino mang makasalanan ay mapahamak. Kaya nga, hindi ako makikipagtalo magpakailanman o magagalit man lagi sapagkat ang Espiritu ay manlupaypay sa harap ko at ang mga kaluluwa na aking ginawa. Upang hindi sila mapahamak. Kaya nga doon sa Mateo 18:14, kaya't hindi kalooban ng iyong ama na nasa langit ng isa sa maliit na ito ay mapahamak. Hindi kalooban ng Diyos na mapahamak ang sino mang makasalanan sa harapan niya. Wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama, sabi ng Diyos. Bakit? Dahil ang tao'y mayroong espiritu na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Sa Genesis chapter 1 verse 27, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Maaring sabihin ng Diyos na lalaki lang ang nilikha niya, subalit bakit niya nilikha ang lalaki at babae? Meron pong lihim dito. Naunang nilikha ng Diyos ang lalaki sa halamanan ng Eden.
Inuutos ng Diyos kay Adan na pamahalaan ang lahat ng mga bagay at pangalanan ang lahat ng hayop. Si Adan ang hari ng halamanan ng Eden. Kung iisipin natin, si Adan ng simple, siya yung pinakaunang tao sa halamanan ng Eden. Subalit, hindi naman ito totoo. Magagawa ba niya o magagawa ba ng isang tao na nilikha ayon sa larawan ng Diyos? Maari bang makapagbigay ng pangalan ng isang simpleng tao ayon sa katangian ng mga hayop? Maari ba niya itong pamahalaan? Yung iniisip ng Diyos na hindi mabuti na mag-isa si Adan, naisip ito ng Diyos. Kaya nga doon sa Genesis chapter 2 verse 18, at sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Siya'y igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Sa Genesis 1:27, nilikha niya ang lalaki at babae. At sa Genesis chapter 2, nauna niyang nilikha ang lalaki. Subalit, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Siya'y igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Sinabi ito sa Biblia. Nang likhain ng Diyos si Adan na kanyang katuwang, espesyal niya itong ginawa. Nang hugisin ng Diyos ang tao mula sa labok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilon ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Subalit, nang nilikha niya ang babae, pinatulog niya ng mahimbing si Adan. Gano'n nga ba kahimbing yung tulog niya? Napakahimbing na hindi niya nga namalayan na kinuhanan siya ng isang tadyang. Hindi niya talaga alam. Parang inoperahan siya ng Diyos kagaya ng isang dalubhasang doktor na naglagay ng anesthesia doon sa pasyente upang hindi maramdaman ang pagkuha ng isa sa kanyang tadyang, kaya nakatulog siya ng mahimbing. Kinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa lugar na iyon, ginawa ng Diyos ang babae mula sa isang tadyang. Nagkaroon ng babae sa tabi niya pagkatapos niyang matulog ng ilang araw at sinabi, ay, ito na si Miss Eva. Siya'y nakangiti. Gaano nga kaya siya kaganda? Dinala siya ng Diyos sa lalaki. Si Adan ay napakasaya at sinabi ng lalaki, sa wakas ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking naman, siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. May ilang nagsasabi na mahina daw yung lalaki dahil galing lamang siya sa alabok, subalit yung babae naman daw, malakas dahil galing ito sa buto. Eh hindi ko naman talaga alam kung totoo yun. Anyway, merong lihim po rito. Doon sa unang Korinto, chapter 11, verse 7, palibasa siya ay larawan at kalwalhatian ng Diyos. Hindi po ito madaling unawain. Doon sa Hebreo, chapter 1, sinasabi si Jesus ang larawan at kalwalhatian ng Diyos. Subalit, anong ibig sabihin ng ang tao ay larawan at kalwalhatian ng Diyos? Yung tao ang anyo ng imahe ng Diyos. Doon sa Roma, chapter 5, verse 14, ni Adan na siyang anyo ng isa na darating. Si Adan ay anyo ni Jesus. Yung babae ay nanggaling sa lalaki. Si Eva na nanggaling kay Adan ay halimbawa ng mga banal na naligtas sa pamagitan ni Jesus na namatay sa krus at inulos ng sibat sa kanyang tagiliran. Ang tao'y larawan ng kalwalhatian ng Diyos. Ang babae ay larawan ng mga tao na kaparehan ng Diyos. Kaya ang lalaki at babae ang nagpapaunawa ng relasyon sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ito yung relasyong pag-ibig. Ang paglikha ng Diyos sa tao ayon sa kanyang larawan ay ang paglikha nito bilang espiritwal na nilalang. At ang paglikha sa kanila bilang lalaki at babae ay nagpapaunawa sa relasyon ng pag-ibig. Nang likhain ng Diyos ang kaparehan ng pag-ibig, paano niya ito tiwala? Kaya't pinatulog ng mahimbing ng Panginoong Diyos ang lalaki. Para bang patay? Parang kapag naka-anesthesia, hindi po ba? Nang si Jesus ay namatay sa krus, sumigaw siya, natupad na at namatay. At inulos ng sundalong Romano ang tagiliran ni Jesus ng sibat. Kaya't ang dugo at tubig ni Jesus ay tumulo. Binili tayo ng Diyos ng kanyang dugo. Kaya hindi lamang tayo naligtas sa pamagitan ni Jesus Kristo, kundi tayo ay naging mga babaeng ikakasal kay Kristo. Sa Efeso chapter 5, 31, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, subalit ako'y nagsasalita tungkol kay Kristo at sa iglesia. Ang tao ay si Kristo at ang kanyang asawang babae ay ang iglesia o church. Ito yung hiwaga.
Kaya kung paanong nilikha ang babae para maging kapareha ng lalaki, ang tao ay nilikha upang maging kapareha ng Diyos. Kaya iniibig ng Diyos ang mga tao. Doon sa Hoseas chapter 2 verse 16, sa araw na iyon, sabi ng Panginoon, tatawagin mo akong asawa ko. Ang mga Israelita ay asawang babae ng Diyos, at ang Diyos ay kanilang asawang lalaki. Ang Israel ay pinagpala ng Diyos, subalit ang kanilang kasaysayan ay hindi pa buo. Ito'y kagaya ng isang Kristiyanong maliligtas pa lamang sa pamagitan ni Jesus. At doon sa Hoseas 2:19, at gagawin kitang asawa ko magpakailanman, gagawin kitang asawa ko sa katuwiran at sa katarungan, sa tapat na pag-ibig at sa kaawaan. Sinabing ang Diyos ay magiging asawa ng tao. Ipinangako ng Diyos na papakasalan niya ang tao at mabubuhay magpakailanman. Si Jesus ay namatay sa krus, binili tayo ng kanyang dugo at ginawa tayong mga babaeng ikakasal kay Kristo. Sa Apokalipsis chapter 19, tayo'y magalak at tayo'y magpakasaya at ibigay natin sa kanya ang kalwalatian sapagkat dumating na ang kasal ng kordero na inihanda na ang kanyang pagiging asawa, ang kanyang sarili. At sa kanya'y ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis. Ito yung Kristiyanong na ipanganak na muli. Kaya si Kristo yung asawang lalaki at yung isang ligtas na batal, siya yung babaeng ikakasal kay Kristo. Ito yung relasyon ng pag-ibig. Ito ang nakamamanghang layunin ng paglikha ng Diyos sa tao ayon sa kanyang larawan. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan, ginawa tayong mga anak ng Diyos, at ginawa tayong sentro ng pag-ibig ng Diyos at babaeng ikakasal kay Kristo. Yung dahilan kung bakit naparito si Jesus sa mundong ito sa katawan ng tao ay upang hanapin yung babaeng ikakasal na naligaw dahil sa kasalanan. Ito yung dahilan kung bakit naparito si Jesus sa mundo. Binayaran ang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Iniligtas tayo, dinala tayo sa langit at ginawa tayong kanyang mga babaeng ikakasal. Kaya naman, doon sa Efeso chapter 5 verse 26 hanggang 27, sabi doon ay upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang malwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang tungis. Iniligtas tayo ng Diyos at ginawang malwalhating iglesia ang babaeng ikakasal kay Kristo. Doon sa Sephanias chapter 3 verse 17, ang sabi, ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo, isang mandirigma na nagbibigay ng tagumpay. Siya'y magagalak sa iyo na may kagalakan, siya'y tatahimik sa kanyang pag-ibig, siya'y magagalak sa iyo na may malakas na awitan. Ang Diyos ay nagagalak kasama natin. Ito'y nakakamanghang salita, kaya inibig tayo ng Diyos at iniligtas tayo maging sa pagsasakripisyo ng kanyang tanging anak, si Jesus. Ito'y hindi lamang hanggang sa pagliligtas sa atin dahil naawa siya na mapupunta tayo sa impyerno. Ito yung nakakamanghang plano ng Diyos na hindi natin madaling unawain. Ang pag-ibig ng Diyos sa tao ay talagang nakakamangha. Agape love. Hindi natin ito lubos na maisip. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang tanging anak. Yung talatang ito ay pinakamalinaw na nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Pinapakita ng talatang Juan 3:16 yung pag-ibig ng Diyos. Kaya naman dun sa Roma chapter 5 verse 8. Sabi ay subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Tapos dun sa verse 10, ang sabi ay, sapagkat kung noon ngay tayo'y mga kaaway, ay pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lalo ngayon ipinagkasundo na ay maliligtas tayo sa pamagitan ng kanyang buhay. Nung tayo'y mga makasalanan pa,
Noon tayo ay mga kaaway, si Kristo ay namatay para sa atin. Ito yung katiyakan ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Katiyakan ito ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Noon tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Sa Juan 15:13-14, walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo. Kung magsakripisyo yung isang tao para sa kanyang kaibigan, kunwari, nahulog ito sa ilog at tinaya niya yung kanyang buhay, mailigtas lamang ang kaibigan at pagtalon dun sa tubig ay namatay sa halip na yung kaibigan, wala nang masigit pang dakilang pag-ibig kaysa rito. Hindi kasinungalingan ang pagkamatay para sa isang tao. Ang Panginoon ay namatay sa halip na tayo upang tayo'y maging kaibigan niya. Sa Unang Juan chapter 4 verse 9, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamagitan niya. Ang pag-ibig ng Diyos ay nahayag sa pamagitan nito. Ang dahilan kung bakit sinugo ng Diyos ang kanyang tanging anak ay upang iligtas tayo. Upang iligtas ang kaluluwang mapapahamak. Narito ang pag-ibig hindi sa tayong umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Dahil sa kasalanan, tayo'y naging mga kaaway ng Diyos. Ngunit dahil namatay si Jesus sa krus, tayo'y ipinagkasundo sa Diyos. Ito ang pag-ibig dahil inibig tayo ng Diyos. Opo, tayo'y ipinagkasundo sa Diyos. Kaya alam na alam nating lahat ang salita sa Unang Juan chapter 4 verse 16. At ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang manampalataya kay Jesus ay ang manampalataya sa pag-ibig ng Diyos. Ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Dapat nating malaman ito. Kung hindi natin ito alam, hindi natin ito paniniwalaan. Silang hindi naniniwala ay hindi nalalaman kung gaano sila kamahal ng Diyos. Hindi niya alam kung ano ang ginawa ng Diyos para sa kanya. Gayunpaman, dun sa Roma chapter 5 verse 5, dito ay sinabi, at hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa atin gaya ng tubig. Kaya naman, doon sa Efeso chapter 2 verse 4 hanggang 5, ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging nun tayo'y mga patay sa pamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Ang pag-ibig na iyon ay hindi makasariling pag-ibig. Ito ay one-sided na pag-ibig. Pag-ibig na walang kondisyon, kahit na pinagtaksila natin ng Diyos, inibig niya pa rin tayo. Ang kanyang pag-ibig ay pag-ibig para sa kaawaan. Ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Ang kanyang dakilang pag-ibig. Hindi natin nalalaman kung gaano niya tayo minahal. Maging nun tayo'y mga patay sa pamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Si Jesus ay namatay sa krus at pinatawad niya ang lahat ng ating mga kasalanan magpakailanman sa pamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo. Sa pamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Jesus mismo ang pag-ibig ng Diyos. Kaya naunawaan natin yung kanyang pag-ibig at ating sinampalatayanan. What He loves me is written in the Bible. What He loves me is written in the Bible.
Ang pinakakamanghamanghang salita na dapat nating malaman mula sa Genesis hanggang Apokalipsis ay ang salitang iniibig tayo ng Diyos. Ang kanyang pag-ibig ay pinakita niya dun sa krus at ang ebanghelyo ay naikalat na ngayon sa buong mundo. At siya ay naghihintay ng tulad ng isang araw sa 1,000 mga taon na maligtas ang lahat. Ang pag-ibig ay matiisin. Gaano nga ba katagal siya naghihintay? Ang Diyos ay nagtitiis upang walang sino man ay mapahamak at siya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sinabi rin sa Apokalipsis chapter 1 verse 5, doon na umibig sa atin at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Sa madaling salita, hinugasan niya ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Oo, sapagkat minamahal niya tayo, kaya hinugasan niya ang ating mga kasalanan. Galatia chapter 2 verse 20, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Pakiusap, isipin ninyo ito ng detalyado. Gaano niya ako kamahal? Ang Diyos o ang anak ng Diyos ay minamahal ako. Siya yung namatay para sa akin sa halip na ako. Ang anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Tayo ay namumuhay sa pananampalataya. Nabubuhay tayo sa pananampalataya na ating sinasampalatayanan. Ngayon, ito'y isang kamanghamanghang pag-ibig. Ang Espiritu Santo ang siyang nagpaunawa sa atin at hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuo sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Nung sinampalatayanan natin ang kanyang pag-ibig, ito ay sa pamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo. Paano ito maunawa ng tao? Tingnan natin doon sa 1 Pedro chapter 1 verse 8 hanggang 9. Hanapin po natin ito ng sabay-sabay. 1 Pedro chapter 1 verses 8 hanggang 9. Basahin natin ang sabay-sabay. Hindi ninyo siya nakita gayon may inyong iniibig, bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan at kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kalwalatian na inyong tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. Hindi natin nakita si Jesus, maging ang Diyos ay hindi natin nakita, ngunit naunawaan at sinampalatayan na natin ayon sa Espiritu Santo. Naunawaan natin ang gayong na kung gaano nga ba tayo kamahal ng Diyos na pinatawad ni Jesus ang ating mga kasalanan magpakailanman sa krus at iniligtas niya ang ating mga espiritu. Kayo'y nagagalak na may galak na hindi may paliwanag at puspos ng kalwalatian. Ayun yung naramdaman natin nang matanggap natin yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. Nung maligtas tayo magpakailanman at nang maunawaan natin yung biyaya ng Diyos. Ito yung nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kalwalatian. Actually, 60 years ago na nang ako ay naligtas. Kung aalalahanin ko yung kalagitnaan ng aking buhay, maraming mga bagay ang hindi ko na naalala. Dahil maraming dekada na rin ang lumipas, kaya ito'y natural lang. Gayunman, yung kagalakan ng aking natanggap ay nananatiling sariwa sa aking memorya. Nung naunawaan ko na pinatawad niya, magpakailanman yung aking mga kasalanan, alam niyo po ba? Kinurot ko yung braso ko, iniisip ko na ito isang guni-guni lamang. Para bang hindi totoong pangyayari. At habang ako ay papauwi, napasayaw na lang ako ng nag-iisa. At nung pinag-aaralan ko yung Biblia, pagkatapos maligtas, naunawaan ko na ako ay pinanganak ng muli ng Panginoon at ang Espiritu Santo ay napa sa akin. Naunawaan ko na mayroong dakilang walang hanggang plano at biyaya sa katotohanang pinatawad na ni Jesus ang aking mga kasalanan. Kapag naalala ko ang mga bagay na ito, ay nagpapasalamat at nagagalak ako. At ito ay nadaragdag araw-araw. Kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos na kalwalatian na inyong tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Mayroong kagalakan pagkatapos nating maligtas, hindi po ba? Mabilis po ba itong nawawala? Ay, hindi po.
Yung kagalakan ito ay walang hanggang kagalakan. Walang hanggang kagalakan. Hindi nyo po ba naunawaan? Kung hindi nyo ito naunawaan, ay kinakailangan ninyong maligtas talaga. At kahit na ikaw ay naligtas na, ngunit nakalimutan mo ang pag-ibig ng Diyos, kung gayon, eh, mayroon talagang problema. Lahat ng tao sa mundo, kapag kumikita sila ng pera, maaring maging masaya sila, hindi po ba? Kapag sila'y naging mayaman, sila'y nasisiyahan. Kapag sila'y nakapagtayo ng bagong bahay, sila'y nasisiyahan. At sa taong nagpakasal, sila'y magiging masaya sa loob ng ilang mga taon. O kaya naman, kapag nakabili ng bagong sasakyan, sila'y maging masaya. Napakaraming bagay para sila ay maging masaya. Kung maglaro sila ng isang laro, sila'y masisiyahan. Kapag ginawa nila yung kanilang mga hilig, nasisiyahan sila. Sinusubukan nilang maghanap ng makamundong bagay na maglalaho rin naman sa mundo. Sila'y nagpapakahirap para sa mas masiyahan sila. Pero tama ba ito, mga kapatid? Ito ay hindi magandang kagalakan. Pagkaramdaman ng ilang sandali, ang kagalakan ito ay mabilis na mapapawi. Ang mga Kristiyano ay hindi dapat tumahanap ng kagalakan mula sa mga ito. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi lamang nang maligtas tayo, kundi maging pagkatapos nating maligtas ay nandoon pa rin ang kanyang dakilang pag-ibig. At kasama natin ang Panginoon sa anumang pagdurusa at kahirapan. At siya ay nag-iingat sa atin at gumagabay hanggang sa makarating tayo sa langit. Sa tuwing naalala natin ang kanyang pag-ibig, ay meron tayong galak na hindi maipaliwanag at puspos na kalwalhatian. May iba pa po bang mga bagay na maaari nating maging kagalakan bukod dito? Yung Kristiyano ay hindi na dapat umahanap ng kagalakan sa maling lugar. Kahit na tayo ay mahirap, tayo ay nagagalak. Tama po ba? Ang ilang mga tao ay maaring malungkot at hindi makatulog ng maayos kapag sinisisi sila ng iba. Pero ang Kristiyano ay iba. Si Jesus, siya na walang kasalanan, siya ay sinisi ng mundong ito. Ng kanyang piniling bayan. Hindi yung ibang tao, yung piniling bayan yung nagsisi sa kanya. Siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Ipinadala ng Diyos ang Mesiyas, ngunit ang sarili niyang bayan ay napuot sa kanya, pinagusig at pinatay siya. Nanalangin si Jesus para sa kanila. Minsan, ang ilang mga Kristiyano ay natutuwa kapag ang iba ay tinatrato sila ng mabuti. Ngunit kapag hindi, sinasabi nila, mamamatay na yata ako. Huwag nating gawin ang ganito. Huwag po. Kasi si Apostol Pablo, di ba dinakip siya nang siya ay mangaral ng Ebanghelyo? Siya ay hubat at tinagupit. At siya ay ginapos sa kaloob-loobang bahagi ng bilangguan. Ano yung ginawa niya sa panahong iyon? Pinuri niya ang Panginoon. Siya ay nagalak. Nagalak sa pagdurusa para sa Panginoon at sa Ebanghelyo. Nagalak si Apostol Pablo. Sa kanilang pag-alis sa Sanhedrin, nagalak sila na itinuring na karapat dapat magtiis ng kaihiyan alang-alang sa pangalan. Kapag ang pagdurusa ay dumating sa buhay ng mga Kristiyano, ay kinakailangan nating magalak na iniisip ang Panginoon. Maaari tayong magalak sa pagdurusa para sa Panginoon. Kaya doon sa 1 Tesalonica 5:16, magalak kayong lagi. Kahit na tayo ay mahirap, ay maaari tayong magalak. Kahit na makarinig tayo ng mga pangabuso, ay maaari pa rin tayong maging magalak. Kahit na dumating ang kamatayan, ay maaari tayong magalak. May isa akong nabasang libro kahapon na nagsabi na nung malapit na siyang mamatay, ay sinabi niya sa kanyang kaibigan ng ganito, kapag namatay ang mga tao, may huling habilin sila, hindi ba? Kaya bago ako mamatay, may gusto kong sabihin sa iyo. Alam mo ba kung gaano ako kasaya ngayon? Dahil sa palagay ko ay malapit ko nang makasama ang Panginoon na nagligtas sa akin. Talagang nagagalak ako at nagpapasalamat sa Panginoon. Siya ay natutuwa at nagpapasalamat bago mamatay at hiniling niya sa kanyang kaibigan na maihatid ang balitang ito. Tama iyon. Ang Kristiyano ba ay nawawala ng pag-asa kapag nasa harap ng kamatayan? Hindi po. Ang Panginoon ay naghihintay sa atin sa kabilang pagkatapos ng kamatayan. May isang barko, yung barkong Pueblo, ay inagaw ng East Sea
at dinala papalayo. Ito ay isang US warship. Nakasakay doon yung mga opisyal ng militar ng US. Pinahirapan sila ng mga sundalo at pinagbintangan ng mga espiya. May isang artikulo ang naisulat ng isang opisyal ng militar ng US na nandoon na kalaunan ay pinalaya. Sinabi niya sa kanyang kasamahan, "Makikita ko ang Panginoon ngayong ika-10:05 ng gabi." Sabi nila, "Anong pinagsasabi mo?" Dahil nabalitaan niya ng 10 o'clock ng gabing yun, siya ipapatayin. "Kung mamamatay ako ng alas 10, sasalubungin ako ng Panginoon ng alas 10:05. At humiga siya sa kanyang kama at nakatulog ng mahimbing. Doon sa mga gawa, si Santiago ay hinuli dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo at siya'y pinugutan ng ulo. Siya yung kauna-unahang apostol na martir. Nakita ni Herodes na masaya ang mga Israelita na makita nilang patayin si Santiago, kaya't hinuli niya si Pedro para patayin din. Si Pedro, nakatata siyang pugutan ng ulo kinabukasan. Pero ano yung ginawa niya ng gabing iyon? Siya ay natulog ng mahimbing. Natulog siya ng mahimbing. Yung mga banal na sa Jerusalem ay nananalangin para sa buhay ni Pedro, ngunit si Pedro ay natutulog ng mahimbing. Bakit siya natutulog ng taimtim? Maari ba na ang isang taong papatayin kinabukasan ay matulog sa araw bago siya patayin? Ngunit sinabi ni Pedro, "Bukas ay makakasama ko na ang Panginoon." Gaano nga siya kasaya. Sinabi ng anghel, "Bangon!" At siya ay ginising niya at tinakip siya sa tagiliran. Gising, nakalag yung kanyang tanikala, yung bantay nakatulog ng mahimbing, at yung pintuan ng bilangguan ay kusang nabuksan hanggang sa siya ay makatarating dun sa ikalawa at ikatlong pintuan. Inakala ni Pedro na siya ay nananaginip. Nang magbuksan yung ikatlong pintuan, siya ay lumabas. Doon niya natiyak na sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel upang iligtas siya mula sa Haring Herodes. Mga kapatid, natatakot pa po ba kayong mamatay? Bakit po kayo natatakot? Masasabi ba natin bago ang ating kamatayan, "Nagawa ko na ang aking makakaya, ngayon ay makikita ko na ang Panginoon"? Meron pa tayong mga himno. Ang sabi doon sa himno, "The Lord will greet me at the end of my narrow road." Doon sa unang Juan chapter 3 verse 1, "Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo ay matawag na mga anak ng Diyos. Iniligtas tayo ng Diyos, inibig tayo ng Diyos, kaya tayo ay tinawag niyang mga anak. Ito ang aking anak, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalugod." Ganyan yung sinabi niya kay Jesus. Tayo ay naging mga minamahal na anak ng Diyos na kinalulugdan ng Diyos. "Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa akin ng Ama, talagang kamangha-mangha." Ang dapat gawin ng taong iyon ay yung maunawaan yung pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita at tanggapin ito ng may pananampalataya sa kanyang puso. Sa Juan 3:17, "Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamagitan niya. Hindi sinugo ng Diyos yung kanyang tanging anak upang hatulan, kundi upang iligtas ang makasalanan. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Siya na sumampalataya ay hindi hahatulan." Bakit? Si Jesus yung hinatulan sa halip na tayo at sinampalatayanan natin na hindi tayo hahatulan. Yung mga hindi sumasampalataya ay hindi naniniwala sa kaligtasan ng biyaya ng Diyos. Maitatakda yung ating kapalaran sa pamagitan nito. Kung ikaw ay ligtas, mabubuhay ka ng walang hanggan. Kung hindi, ikaw ay mapapahamak. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Yung kasalanan ng hindi pagsampalataya ay ang nakatakdang mapunta sa impyerno. Kaya ngayon, lahat ay dapat mamili. Kung manampalataya at magkaroon ng buhay na walang hanggan o mapahamak dahil sa pagtanggi sa biyaya ng Diyos. Ganun po yung mangyayari sa kapalaran. Walang hanggang kapalaran ay matutukoy sa inyong pagpili. Wala pong gitna. Maaring ito ay ang manampalataya, tumanggap ng buhay ng walang hanggan,
o ang hindi manampalataya at mapahamak magpakailanman. Doon sa ikalawang Korinto, chapter 5, verse 19. Na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Hindi na ibinibilang sa atin ng Diyos yung ating mga kasalanan, kundi kay Jesus. Sabi doon sa Isaiah 53:6, ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan, pinarusahan ng Diyos si Jesus sa halip na tayo. Roma 4:25, na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway, bakit ipinako sa krus Jesus na walang kasalanan? Dahil sa ating pagsuway. Kung sa salita, ito ay ang pag-ibig ng Diyos. Kung gayon, yung mga tumanggap ng pag-ibig ng Diyos ay walang pagpipilian kundi ang mahalin ang Diyos ng higit kaysa anumang bagay sa mundo. Minamahal natin ng Diyos higit kaysa anumang bagay sa mundo. Ano po ba yung title ng sermon natin ngayon? Ang taong nagmamahal sa Diyos. Sino sila? Sila yung mga taong na ipanganak ng muli. Gaano nila kamahal ang Diyos? Gaano ninyo kamahal ang Diyos? Minamahal nila yung Diyos higit kaysa anumang bagay sa mundo. Kaya nga, doon sa unang Tesalonica chapter 1 verse 14, sinabi ni Apostol Pablo sa mga banal, yamang aming nalalaman, mga kapatid, na minamahal ng Diyos ang pagkahirang sa inyo, sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala. Yung ebanghelyo ay hindi isang bagay na tumatakbo lamang sa ating isipan na lumilitaw at nawawala sa ating memorya, sapagkat yung ating ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala. Mga kapatid na minamahal ng Diyos, yung mga iniibig ng Diyos ay hindi lamang nananampalataya sa biyaya ng Diyos, kundi minamahal din yung Diyos ng higit kaysa anumang bagay sa mundo. Kaya nga dun sa unang Juan 4:19, tayo yung umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Iniibig natin ng Diyos sapagkat siya yung unang umibig sa atin. Yung ating pag-ibig sa Diyos ay yung ating pagtugon sa kanyang pag-ibig. Sinasabi niyon, o sinasabi ninyo yung po kapag tinatawag kayo ng ibang tao, tama? Kapag iniibig tayo ng Diyos, sasabihin naman natin po ay salamat po. Ibig sabihin, iniibig din natin ng Diyos. Ito yung pagtugon sa pag-ibig ng Diyos. Sa awit 18:1, iniibig kita o Panginoon, aking kalakasan. O Diyos ng aking buhay, iniibig kita, Panginoon. Tama po. Kung iniibig ninyo ang Diyos sa pamagitan ng inyong bibig, dapat ninyong isagawa ito. Dapat isagawa ninyo kung iniibig ninyo ang Diyos sa pamagitan ng bibig. Sa Juan 21:15, ang muling nabuhay na si Jesus ay nagpakita kay Pedro, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Sinabi ni Pedro, kung ang lahat man ay tumalikod dahil sa iyo, ako kailanman ay hindi tatalikod. Kahit na mamatay ako, ako ay sasama sa iyo maging hanggang sa bilangguan. Pagkatapos, sumunod siya kay Jesus sa malayo sapagkat siya'y natakot nang dakipin na si Jesus. May nagsabi, ito yung alagad ni Jesus. Sumagot siya, hindi ko siya kilala. Ipinagkaila niya si Jesus ng 3 beses. Kaya ang muling nabuhay na si Jesus ay sinabi, ano ang nangyari? Hindi mo ba tinupad yung iyong salita? Minamahal mo ba ako? Hindi ipinahintulot ng Panginoon na mamatay si Pedro para sa Panginoon bago mamatay si Jesus para kay Pedro. Mga kapatid, sa tingin niyo po ba ay kaya ipinagkaila ni Pedro si Jesus ay dahil naduwag siya? Malibang ipinahintulot ng Diyos na mangyari, hindi ito mangyayari. Hindi tama na mamatay si Pedro para sa Panginoon bago mamatay si Jesus para kay Pedro. Hindi ito ipinahintulot. Minsan may isang tao na namatay para sa hari, may isang tao namang namatay para sa kanyang ideya. Sa tingin ninyo po ba ay hindi kayang mamatay ni Pedro para sa Panginoon? Tinanggihan ito ng Panginoon. Hindi. Salamat, ngunit hindi. Ito yung sinabi ng Panginoon. Ngunit si Jesus ay namatay para kay Pedro at pinatawad ang kanyang mga kasalanan at siya ay muling nabuhay. Muling nakita ni Pedro ang muling nabuhay na Panginoon at kadanyan sinabi, talagang minamahal kita.
Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Nagtanong yung Panginoon ng tatlong beses at tatlong beses din sumagot ng parehong sagot si Pedro. Nalalaman mo na minamahal kita. Tinatanong din tayo ng Panginoon. Ikaw, minamahal mo ba ako higit kaysa anumang bagay sa mundo? Ano po yung isasagot ninyo? Dapat ang isagot niyo po, Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Minamahal mo ba ako? Tatanungin din kayo ng Panginoon. Minamahal mo ba ako ng higit kaysa anumang bagay sa mundong ito? Tapat po kayong sumagot. Kung ayaw ninyong sumagot, umuwi kayo at isulat ito. Talaga bang minamahal mo ang Panginoon? Gaano ninyo minamahal ang Panginoon? Matagal na panahon na ang nakalipas, nagdaos po ako ng Bible seminar doon sa Pohang Church. May isang matabang matandang babae yung dumalo doon sa Bible seminar. Ngunit siya pala isang dikonesa sa ibang church. Dumalo siya doon sa Bible seminar at narinig sa ating pangangaral, ngunit may nirereklamo siya. Sinabi niya sa akin, simula nang pumunta ako rito, may isang taong nagsabi, dapat kang maligtas, dapat kang maborn again. Hindi ba napakayabang? Paano ninyo nalalaman na kayo ay ligtas? Kaya, aking po siyang kinounsel. Nagtanong ako sa kanya, kilala ba ninyo ang Diyos? Sinabi niya, oo, kilala ko. Naniniwala ba kayo kay Jesus? Oo, naniniwala ako. Minamahal mo ba ang Panginoon? Oo, minamahal ko ang Panginoon. Gaano ninyo minamahal ang Panginoon? Sa salita ni Jesus, dun sa Mateo 6:37, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Matanong ko lang po, meron po ba kayong anak? Sinabi niya, oo, meron akong tatlong anak na lalaki. Yung isa ay doktor, yung isa profesor sa isang university, at yung isa ay sundalo. Ipinagmalaki niya yung tatlo niyang anak. Yung kanyang mga anak ay kamangha-mangha. Tinanong ko siya, iniibig mo po ba ang Panginoon higit kaysa iyong mga anak na lalaki? Hindi siya nakasagot. Sabihin ninyo yung totoo, iniibig mo po ba ang Panginoon higit kaysa iyong mga anak na lalaki? Nagdilim ang kanyang mukha, sinabi niya, yung Panginoon ay sakim. Gusto ng Panginoon na siya lamang yung ibigin. Sa totoo lang, hindi ko iniibig ang Panginoon. Hindi ko siya iniibig ng higit sa aking mga anak. Siya'y talagang nagsabi ng totoo. Kaya sinabi ko, kailanman ay hindi mo maunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Paano mo iibigin ang Panginoon ng lubos kung hindi mo naunawaan kailanman yung Panginoon? Sabi niya, iniibig ko ang pera, iniibig ko rin yung aking alagang aso. Inisip ng babaeng ito na mabuti ang kanyang pananampalataya, siya ay ginagalang bilang dikonesa sa kanyang church. Ngunit sa kanyang pakikipag-usap sa akin, bumagsak ang kanyang pananampalataya. Alam niyang may mali. Nalaman din niya na hindi niya iniibig ng tama ang Panginoon, na hindi niya naunawaan ang pag-ibig ng Diyos para sa kanya. Yung taong ito, dumalo siya ng Bible seminar hanggang sa matapos, at pagkatapos ng dumalo, lumapit siya sa akin at sinabi, ngayon ay naunawaan ko na. Ngayon, iniibig ko na ang Panginoon higit kaysa sa aking mga anak na lalaki, dahil naunawaan ko na siya yung pag-ibig ng Panginoon. Ikaw, iniibig mo ba ang Panginoon ng higit sa anuman sa mundong ito? Higit sa inyong mga magulang, higit sa inyong mga anak, higit sa anuman sa mundong ito? Tinatanong ako ng Panginoon, hindi lamang tayo iniibig ng Panginoon, hinihingi ng Panginoon na ibigin natin siya. Ang pag-ibig ay dapat ibigay at tanggapin. Ang Diyos ay umibig sa atin at hinihingi ang ating pag-ibig. Kahit ating naunawa ng pag-ibig ng Panginoon, ito ay hindi nararapat na hindi natin ibigin ng Panginoon. Kung tayo ay tumanggap lamang ng pag-ibig, ito ay hindi umiibig. Tayo ay hindi masaya. Iniibig ako ni Jesus, kaya tiniibig ko si Jesus. Siya ay pumarito sa sanlibutan at namatay sa krus upang tubusin ako. Kaya't aking iniibig ang Panginoon. Gaano? Sa Mateo 22:37-38, sinabi ni Jesus, at sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos.
Gaano natin dapat iniibig ang Diyos? Ang buong puso ko, ng buong pag-iisip ko, buong lakas ko, ng buong kaluluwa ko. Bakit? Dahil inibig tayo ng Diyos ng kanyang buong puso, ng buong kalooban, ng kanyang buong buhay, hanggang sa pagpako sa krus ng kanyang tanging anak para sa atin. Kaya't mali ba na kanyang hingin ang pag-ibig na ito mula sa atin? Sa umaga, iniwan ko yung 400,000 pesos sa isang tao. Iniwan ko hanggang gabi at bumalik ako kinagabihan at hiningi ko yung pera na aking iniwan ng umaga. At ibinigay niya lamang ay 200,000 pesos. Hindi, 400,000 pesos yung ipinagkatiwala ko sa iyo. Ngunit, binigyan mo ako ng 200,000 pesos. Oo, ang 200,000 pesos ay bayad sa pagpapatago. Saan mo ito matatago ng libre? Kung gayon, ano yung iyong gagawin? Sasabihin ba ninyo ay salamat? Inyong sasabihin, nasaan ang magnanakaw na gaya nito? Ito ay kalokohan. Yung Panginoon, hinihingi sa atin yung dakilang pag-ibig na kanyang ibinigay sa atin. Hinihingi ba sa atin ang hindi ibinigay ng Panginoon sa atin? Ibinigay ng Diyos ang kanyang tanging anak upang mamatay sa krus. Paano natin masusuklian ang pag-ibig ng Diyos? Doon sa 2 Corinto chapter 5 verse 14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa'y namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Ang Panginoon ay hindi tao na kagaya natin, ngunit ang tanging anak ng Diyos, siya ay namatay para sa makasalanang gaya ko. Hindi ko malilimutan magpakailanman ang dakilang pag-ibig na namatay sa halip na ako. Paano ito? Tama ba? Tingnan natin. Sa Juan chapter 14, verse 23 hanggang 24, basahin natin sa Juan chapter 14, Juan chapter 14, verse 23 hanggang 24. Sumagot si Jesus sa kanya, "Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y mamahalin ng aking ama at kami lalapit sa kanya at kami gagawa ng tahanang kasama siya. Ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa amang nagsugo sa akin." Sinabi ni Jesus, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. Ano ang resulta kapag ating iniibig ang Panginoon? Tinutupad natin ang salita ng Panginoon. Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. Ito yung sinabi ng ating Panginoon. Minamahal mo ba ako? Oo, Panginoon, minamahal kita. Kung gayon, tuparin mo ang aking mga salita. Sinasabi natin na minamahal natin ang Panginoon, ngunit hindi naman natin tinutupad ang salita ng Panginoon. Hindi taos-pusong salita, hindi po ba? At sinabi ng Panginoon, sapagkat ang bayang ito ay lumalapit sa pamagitan ng kanilang bibig at pinapupurihan ako ng kanilang labi, samantalang malayo ang kanilang puso sa akin. Kapag yung ating puso ay nasa ibang dako, tingin ba ninyo madadaya natin ang Panginoon? Sinasabi niya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, kailangan niyang tuparin yung aking salita. Kapag ating naunawa ng pag-ibig ng Diyos, ay tinutupad natin ang salita ng Panginoon sa pamagitan ng pag-ibig ng Panginoon. Ang Ama na nasa langit ay mamahalin ng higit ang taong ito. Mamahalin ako ng Ama. Ito yung ikalawang pag-ibig. Kung kayo ay mayroong maraming anak, sa mga anak ninyo ay mayroong talagang anak na talagang gumagalang sa kanilang magulang. Nakikinig sa kanilang magulang. Gayunpaman, may anak na rin naman na hindi nakikinig, nasasangkot sa gulo. Kaya't sino ang higit na minamahal ng magulang? Kahit silang lahat ay anak, ngunit ang magulang ay minamahal ang anak na nagmamahal sa kanilang magulang ng higit. Iniibig ng Panginoon ng higit ang tumutupad sa kanyang salita.
Doon sa Malakias chapter 3, kaawaan ko sila na gaya ng isang tao na naaawa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. Siya'y mamahalin ng aking ama at kami gagawa ng tahanang kasama siya. Ang mga tao na minamahal ang isa't isa ay nais na mamuhay na magkakasama. Alam ba ninyo kung ano ang langit? Ang langit ay ang lugar para sa mga taong naunawaan ang pag-ibig ng Diyos at naninirahan ng magkakasama. Ito ay lugar kung saan ang mga nakaunawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga taong umiibig sa Panginoon ay namumuhay kasama ang Panginoon magpakailanman. At ngayon ay nananatili ang tatlong ito, pananampalataya, pag-asa, pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Kapag tayo pumunta sa langit, yung ating pananampalataya at pag-asa ay naganap na. Subalit, ang pag-ibig ay ang magpapatuloy kahit sa langit. Ang pag-ibig sa mundong ito ay dapat magpatuloy pagkatapos pumunta sa langit. Ang pag-ibig ay hinihingi ng Panginoon mula sa atin. Sa Genesis 22:1, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Esau, na iyong minamahal at pumunta ka sa lupain ng Moriah, ay alay mo bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Diba si Isaac? Ipinanganak kay Abraham nung siya ay 100 years old. Si Isaac ay 14 years old na. Si Abraham ay maraming pag-aari. Meron din siyang asawa na medyo may edad na. Marami siyang lingkod. Ngunit ang pinakamahalaga sa kanya ay si Isaac, na lumaki na napakabuti. Para kay Abraham, walang sino mang higit na kanyang minamahal. Ngunit sinabi ng Diyos na pumunta siya sa lupain ng Moriah at ialay sa Isaac bilang handog na susunugin. Ang handog na susunugin ay nangangahulugang papatayin at susunugin. Pero anong sinabi niya? Oo! Oo! Hindi niya ito maaring sabihin sa kanyang asawa. Paano kung sinabi niya ito, maaring sabihin ng asawa niya, baliw ka na ba? Ang Diyos ba'y nasa katinuan? Hindi ba nagkamali ang iyong narinig? Talagang hindi siya papayag. Pero wala siyang oras na pinagpaliban. Sa umaga, sabi niya, tara sa lupain ng Moriah. Ibinigay niya si Isaac sa Diyos. Sa Genesis 22:12, hinawakan ng patalim upang patayin ang kanyang anak. Sinabi ng Diyos, Abraham, Abraham, tinawag niya siya ng dalawang ulit, huminto ka, ngayon ay nalalaman ko na. Ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo ipagkakait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Nalalaman ko kung gaano mo ako minamahal. Hindi nais ng Diyos na ibigin natin siya sa pamagitan lamang ng ating mga labi. Nais niyang makita ang pag-ibig sa ating gawa. Lahat kayo, gaano ninyo iniibig ang Panginoon? Gaano? Subukan ninyo sagutin ito. Ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking salita at ang salitang iyong marinig ay hindi akin, kundi ang amang nagsugo sa akin. Ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad sa aking salita. Kung inaaral lamang natin yung salita at nalalaman lamang ang salita, ngunit hindi ito tinutupad, nangangahulugang ito ay wala sa ating puso na umibig sa Diyos at walang puso upang ibigin ang Panginoon. Paano bang sabihin sa atin ng Diyos ang sinabi ni Abraham? O sinabi niya kay Abraham, paano? Paano kung sinabi yun sa iyo? Kung hihingin sa iyo ng Diyos ang pinakamahalaga sa iyong buhay, makakaya mo ba itong isuko? Ang bagay na iyon, hindi. Kaya kong ibigay yung lahat, maliban lamang doon. Ano? Hindi ninyo ito ibibigay sa Diyos? Ang Diyos ay hindi man lamang ipinagkait ang kanyang tanging anak sa iyo. Ang kanyang tanging anak ay hindi niya ipinagkait sa atin. Sa lahat, sa harap ng Diyos, ano ang hindi ninyo kayang ipagkait? Ang Diyos ay hinihingi ang katotohanan mula sa atin. Kaya dun sa unang Juan chapter 5 verse 3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Ang tuparin ang salita ng Diyos at ang kanyang mga utos ay ibigin ang Diyos
at ang aking mga kapatid. Mabigat ba yung kanyang utos? Maari tayong gumawa ng sapat, ngunit paano kung hindi natin ito gagawin? Subalit kung ang sino man ay nagmamahal sa Diyos, ang taong ito ay kilala niya, nalalaman niya kung sino, kung gaano natin kamahal ang Diyos. Sinabi ni Pedro, Panginoon, nalalaman mong minamahal kita. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, subalit nalalaman ko na ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa inyo. Alam ng Panginoon kung gaano natin minamahal ang Diyos. Sinabi ni Pedro, tatlong ulit, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Hindi siya nahiya sa harap ng Panginoon na sinasabing, nalalaman mo na minamahal kita. Si Pedro, namatay siya sa krus para sa Panginoon. Siya ay pinakong nakabaliktad sa krus at namatay. Ito ay patunay na siya ay namuhay para sa Panginoon sa kanyang buong buhay at minahal ang Panginoon. Ngayon, ang pag-ibig ay hindi lamang sa salita. Sa Ezekiel, chapter 33, verse 31 hanggang 32. Sinabi ng Diyos kay Propeta Ezekiel, dumating sila sa iyo na gaya ng pagdating ng bayan at sila'y nagsisiupo sa harap mo na gaya ng aking bayan at kanilang dinirinig ang iyong mga salita ngunit hindi nila ginagawa sapagkat sa pamagitan ng kanilang mga labi ay nagpapakita sila ng malalaking pag-ibig ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. Narito, ikaw ay parang umaawit sa kanila ng mga awit ng pag-ibig na may magandang tinig. Nakakatugtog na mabuti sa pantunog. Yung mga tao nagugustuhan ito kapag nakakarinig sila ng kanta, ngunit talaga bang sinusunod nila ito? Hindi. Ang mga ngaral ay gaya ng one-man show. At nanunood lamang yung mga tagapanood. Bakit? Dahil yung mga nanunood ay hindi naman susunod sa kanilang mga napapakinggan. Ito'y pagkukunwari. Hindi tayo yung mga taong naririnig yung salita ng Panginoon tapos kinakalimutan ito. Ngunit, tayo yung sumusunod. Bakit? Bakit tayo sumusunod? Dahil mahal natin ang Panginoon. Kaya, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Ang mga tao ay umaawit ng magaganda at nagbibigay ng magagandang patotoo, ngunit ang kanilang gawa, ito ay kasinungalingan. Ang dami nilang sinasabi, pero yung kanilang gawa, kasinungalingan. Sa unang Juan 2:15-16, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Ni ang mga bagay na nasa sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umibig sa sanlibutan, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Sinasabi, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Yung ibigin ng sanlibutan at ibigin ng Diyos ay hindi maaari. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ibinigay ito ng Diablo sa kanila bilang patibong. Hindi ko po sinasabing huwag na kayong magtrabaho o huwag na kayong kumilos. Upang makapamuhay para sa Panginoon, dapat tayong kumita ng pera at magtrabaho ng mabuti. Nag-i-evangelize tayo at iniibig ang ating kapwa, subalit hindi natin iniibig ang salapi, hindi natin iniibig ang sanlibutan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Doon sa halaman na ng Eden, ay naroon ang punong kahoy ng buhay at ang punong kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama. Kapag kinain nila yung bunga mula sa punong kahoy ng buhay, mabubuhay sila magpakailaman. Kung kakainin naman nila yung mula dun sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay mamamatay kayo. Gayon may dinaya ni Satanas ang babae, kumain ka, hindi ka mamamatay. Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuti kainin, nakakalugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino. Kinain niya ito, ibinigay kay Adan. Kumain din si Adan. Anong ibig sabihin ito? Pag nanasa ng laban, mabuting kainin. Pag nanasa ng mata, nakakalugod sa paningin. Pag mamataas sa buhay, ang punong kahoy ay dapat na nasain upang maging matalino. Laman, pagnanasa, ganit sa karangalan. Ito ang sinusunod ng mga tao sa sanlibutan sa kanilang buong buhay hanggang sa sila'y mamatay. Subalit,
Hindi tayo. Iniibig lamang natin ng Panginoon, nagtatrabaho na mabuti para sa Panginoon, nabubuhay para sa Panginoon. Sa lahat ng ito, ang tanging niluluwalhati natin ay ang Panginoon. Kumikita tayo ng pera at ito ay dapat gamitin sa tama. Subalit, iniibig ba natin ang mismong pera? May ilang mga Kristiyano ang sakim sa pagkakaroon ng kayamanan na para bang mabubuhay sila ng ilang daang taon. Ang pagnanais sa maging sikat, ang pagnanais sa kapangyarihan, ang pagnanais sa lahat ng uri ng mga bagay. Tandaan po ninyo na ang mga bagay na ito ay masahol pa sa mga sirang laruan na nilalaro ng mga bata. Iniibig natin ang Panginoon at nabubuhay tayo para sa Panginoon na siya nating walang hanggang buhay at pag-asa, ang hari ng mga hari, ang Panginoon na namatay para sa atin at nagligtas sa atin. Ito ang napaka-pangkaraniwan lamang. Ang Panginoon na ating sinasampalatayanan ay karapat dapat na ibigin ang ating buong buhay, puso, isip at kaluluwa. Hindi natin dapat hinahamak ang Panginoon. Hindi natin dapat hamakin ang kaligtasan. Gaano ba kawalang halaga ang kaligtasan? Hindi po. Dahil ganito kadakilang kaligtasan. Ngayon sa ating natitirang buhay ay dapat nating ibigin ang Panginoon. Sa Santiago 4:4, mga ngulo niya, hindi ba ninyo nalalaman ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Yan yung sinasabi doon sa Santiago 4:4. Sinasabi na kapag umiibig ang isang lalaki, yung isang babae maliban sa kanyang asawa, ito ay pangangalo niya. Dito, yung babae na gumagawa ng pangangalo niya ay nangangahulugan na bagamat ang mga Kristiyano ay dapat na ibigin lamang ang Panginoon at nabubuhay para sa Panginoon, ngunit kung iniibig nila ang mga bagay ng sanlibutan at nilalagak ang kanilang puso sa sanlibutan, sila ay gaya ng babae na nangangalun niya. Ito ay gaya ng pakikipag-away sa Diyos. Ano ngayon ang gagawin ninyo? Kung titingnan ninyo doon sa Apokalipsis 2:4-5, sinasabi, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Yung iglesia ng Epeso ay namuhay ng maayos na Christian life para sa Panginoon. Gayon may sinabi dito, ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo nung una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito, malibang magsisi ka. Ano ba ang ibig sabihin ng unang pag-ibig? Ang unang pag-ibig, kapag ang dalawang tao, ang isang lalaki at isang babae, ay nag-ibigan sa isa't isa, sa una nilang pag-iibigan, iniibig nila ang isa't isa na sinasabing, kung wala ka, hindi ako mabubuhay at kung wala naman ako, ikaw rin ay mamamatay. Pero pagtagal, ang kanilang pag-ibig ay unti-unting napapatay. Mas maraming problema ang nangyayari habang tinitingnan nila yung kahinaan ng isa't isa. Nagpakasal ako na hindi ko man lamang nalalaman na ganito ka pala, bla 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 bla. Ang pag-ibig ay pagtatakip sa pagkakamali ng isa't isa, pagpapatawad at pagtitiis sa isa't isa. Pero paano kung hindi na kita kayang pagtiisan pa? Dahil ang pag-ibig ay namatay na, nang una nating naunawaan ang pag-ibig ng Panginoon, meron tayong gayong pag-ibig na sinasabing ayos lang na mamatay o mabuhay para sa Panginoon. Subalit paglipas ng ilang mga araw, ang pag-ibig na iyon ay unti-unting nababago kung paano ang pag-ibig na iyon ay nabago sa pag-ibig ayon sa laman. Ang magagawang iyon ay hindi na pag-ibig na nagmumula sa unang pag-ibig. Kaya nga, alalahanin mo kung saan ka nahulog. Dahil darating ako at aalisin ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito malibang magsisi ka. Maging ang mga taong ligtas ay maaring makalimutan ang mga bagay na ginawa nila nung una. Kung titingnan natin doon sa Huda 21, sinasabi rito, iniligtas ninyo ang inyong mga sarili sa pag-ibig ng Diyos. Dapat nating ingatan ang ating mga sarili sa pag-ibig. Dapat tayong patuloy na manatili sa pag-ibig ng Diyos at sa kalagitnaan ng malapit na fellowship kasama ng Diyos upang hindi tayo matisun. Dapat nating ingatan ang ating mga sarili sa Diyos. Ang mga anak ay dapat na iniingatan ang kanilang sarili sa pag-ibig ng kanilang magulang. Ang problema ay nagsisimula kapag iniwan nila yung pag-ibig nila sa kanilang magulang.
Kaya kung titignan natin sa huling bahagi ng Roma 8:35, sino makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba o ang kapaghitian? O ang pag-uusig o ang taggutom? O ang kahubaran o ang panganib? O ang tabak? Maging alimang bagay, ni ang alimpamang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kahit napugutan nila ako ng ulo, hindi nila ako mapuputol mula sa pag-ibig ng Panginoon. At kung titingnan natin doon sa awit, chapter 8, verse 7, hindi kayang patayin ng maraming tubig ang pag-ibig, ni malunod man ito ng mga baha. Ano? May pagpapalit na ba natin yung pag-ibig sa salapi? Sinasabi natin na kahit ang baha nga ay hindi ito malunod. Mga kapatid, ang pag-ibig sa pagitan natin at ng Panginoon ay hindi maaring maipagpalit sa anumang bagay. Hindi rin ito mapapatay ng anuman. Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko na kayo magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minamahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Dahil iniibig tayo ng Panginoon, kaya iniibig din natin yung mga kapatid. Ang ibigin ng mga kapatid ay ibigin ng Diyos. Sinasabi, kung sinasabi ng sino man iniibig ko ang Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaring umibig sa Diyos na hindi niya nakita. Sa unang Juan 4:19-20, ang Diyos ay hindi nakikita. Ano ngayon ang katibayan na iniibig mo ang Diyos na hindi nakikita? Ito ay ang ibigin ng kapatid. Ito yung katibayan. Sa 1 Pedro 1:22, ngayon nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kaya't kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa, mag-ibigin kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Sunod, pagkatapos malinis ang ating mga kaluluwa sa pamagitan ng pagkaunawa sa biyaya at salita ng katotohanan ng Diyos, hindi lang natin iibigin ang Diyos, kundi iibigin din natin yung mga kapatid mula sa dalisay na puso. Mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Maging sa pag-ibig, mayroong pag-ibig na hindi dalisay. Anong mapapakinabangan ko kung lalapitan ko yung taong iyan? Ang pag-ibig na nagbibilang, makasariling pag-ibig, ang mga ito ay peking pag-ibig. Lahat ng ito ay tungkol sa walang kondisyong pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos. Ang pag-ibig sa mga kapatid ng pag-ibig ng Diyos at ang mapagtagumpayan maging ang anumang kahirapan o mga tukso dahil sa pag-ibig ng Diyos, ang magawa ang anumang bagay para sa Panginoon dahil sa pag-ibig sa Panginoon, ang mga ito'y tunay na pag-ibig, walang anumang pagkukunwari. Ano ba ang sinasabi ni Pablo doon sa Efeso 6:24, ang biyaya naway sumakanilang lahat na mayroong pag-ibig na di kumukupa sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Patuloy niyang ipinakita yung biyaya. At doon sa 1 Corinto 16:22, kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon ay sumpain siya, maranata. Ito naman ay kabaliktaran. Bakit sila isinumpa? Dahil hindi nila magawang ibigin ang Panginoon dahil hindi pa nila naunawaan ang pag-ibig ng Panginoon. O Panginoon, pumarito ka. Sa pagdating ng Panginoon, kukunin niya yung mga umiibig sa Panginoon at parurusaan ang mga hindi umiibig sa Panginoon. Dahil tayo yung mga taong nakaunawa sa pag-ibig ng Panginoon, kaya nararapat sa ating mamuhay ng buhay na iniibig ang Panginoon. Dapat nating ibigin ang Diyos ng ating buong puso, ng ating buong pag-iisip, ng ating buong lakas, ng ating buong buhay. Kilala ng Diyos ang umiibig sa Kanya at lalo niyang ding silang iibigin. Dapat tayong magpasya sa ating mga puso na mabuhay sa natitira nating buhay sa kalooban at kalwalhatian ng Diyos sa pamagitan ng pag-ibig. Malalangin na po tayo. Ama naming Diyos, sa mahabagin, salamat po sa iyong dakilang biyaya at pag-ibig. Nahabag ka po sa amin nung kami ay mga makasalanan pa at inibig kami nang kami ay mga makasalanan, kaaway mo at namatay ka para sa amin. Pinatawad mo ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamagitan ng pagdanak ng iyong banal na dugo at iniligtas kami nang wala ang aming gawa.
ang aming katawan at kaluluwa ay sa iyo dahil binili mo kami ng iyong mahalagang dugo. Pagtibayin mo po nawa kami sa pamagitan ng iyong salita, pag-ibig at makapangyarihan mga kamay upang makapamuhay kami sa aming natitirang buhay para lamang sa kalooban at kalwalhatian ng Diyos. Sa gayon, ang aming mga puso ay hindi madala ng mga walang kabuluhang bagay ng mundong ito, kundi mamuhay para lamang sa kalwalhatian ng Diyos. Pakiusap, gabayan mo po kami, hawakan mo po kami upang walang sinuman sa amin ang matisod. Ito yung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.